What's up mga kaasang, hawiin natin ang buhok natin at welcome back to my channel, no? So ngayon sa video na to, mag-ayos tayo ng aking mga goldfish, no? Kung maalala nyo, meron tayong dalawang tub dyan ng goldfish, no? Yan dalawang yan, tapos mag-wave ako pa ganyan, no? Tapos ayusin din natin tong mga goldfish natin na unang batch ng aking mga rancho fries. So yan dalawang yan, hindi yan kasali. Ililipat natin. Pero unahin muna natin ito, yung dalawang tub na yan ay kailangan na natin ilipat dahil lumalaki na sila, kailangan natin silang ilagay dito sa dalawang tank na ito. Pero ang problema ay may laman niyang mga beta at ito naman ay merong lamang Platinum King Balloon Molly. So kailangan natin ilipat yan para mailagay natin dyan yung ating mga rancho fry dahil wala na akong lalagyan at ako'y napupuno na. Alright, no, napaka-trabaho na naman itong gagawin natin. So ito, sinasabi ko nga sa inyo, ay ilalagay natin dito sa dalawang 20 gallons na yan. Ngayon, kung bakit dalawa yung 20 gallons na yan ay alright. Sasabihin ko sa inyo mamaya. So yun mga kaasang, kailangan na nga natin ilipat to. So kailangan na natin hulihin itong aking mga Platinum King Balloon Molly. So yan, tatlong piraso na lang yan dahil nakal ko na yung iba dyan at yung iba ay namatay naman. So meron akong slot dito para paglipata sa kanila. May niready na ako dyan na may tubig. So ililipat muna natin yung trio na yan dahil yung trio na yan ay sayang sa space ng 10 gallons, no? So mas magandang magamit natin yung space natin dito dahil medyo napupuno na nga tayo. Kailangan natin gamitin ng tama yung ating mga space dito. So itong trio na to, dahil trio lang naman sila, pwede naman sila sa maliit na space muna. Mga yun nga yung ating 10 gallons na may divider. So doon natin nilalagay itong tatlo na to para malipat natin yung ating mga rancho fry na maliliit doon sa 10 gallons na yon dahil panahon na naman para mangitlog ng ating breeder na rancho. So pag nangitlog sila, wala na naman akong paglalagyan. So kailangan na nating mailipat talaga yung ating mga fry sa tank para magamit natin yung batsa sa pagbe-breed. So yan, nakuha ko na nga yung pangatlong rancho, no? Ayan yung, ay hindi rancho, yung ating Platinum King Balloon Molly, no? Nalilito na ako. So yun, dyan ko muna sila ilalagay. Ayan, tatlo lang naman sila. So dyan muna sila, no? Ito yung ating female. Tapos meron tayong male. Itong male na to ay anak na niya. At yung male na yan, anak na rin niya yan. So tingnan natin kung dadami. Tapos yun nga pala, no, yung isa nating tilapia ay nilagay natin dyan si Gabriela, no, dahil hindi ko siya mailipat dahil nang-away siya doon sa ating pond. So dyan muna natin nilagay yan, no? Hindi ko pa alam kung anong gagawin natin dyan. So yun, unahin na natin tong ating mga beta. So ang dami kong beta dito, ilalagay natin dito sa slot na to yung mga beta na yan dahil calls ko lang naman yung ibang beta dyan. So may mga gumaganda dyan na ginugroom pa rin natin, no? Pero yung mga walang kulay dyan ay pinapakain ko sa arawana ko. Kung ayaw nyo maniwala na pinapakain ko sa arawana ko yan, papakita ko sa inyo ngayon na ilalagay ko yan sa arawana ko, no? Dahil yung mga ganyan ay hindi ko na binibenta dahil bagsak sa akin standard, dahil nga super red sila, dapat super red ang kulay. So pag hindi super red ang kulay, hindi super red yan. Kaya diretso yan dito sa taktikong. At ayun na nga, no, kinain na ba niya? Hindi ko nakita yun, napakabilis ng pagyayari. Sinakmal na ba niya? So ayan, ayan, nakikita niya yun, yun. Alright. Ayun, no, nakita niyo mga kaasang, no, kinain niya. Kinain niya yung ating beta, no. So ayun, binibigay ko nga sa kanya yan dahil ayoko naman itapon at ayoko rin ipamigay. So kung bakit ayoko ipamigay ay dahil mamimihasa yung mga tao, mga kaasang natin dyan. Hindi na sila bibili dahil puro hingi na lang ang gagawin. So mahirap mamigay talaga, no. So ayun, kung nabitin pa kayo, ayan, kukuha pa tayo mga tatlong piraso pa ulit na walang kulay. Ayan, ibibigay natin yan kay Kong dahil hindi siya matitinga sa tatlong piraso. Kaya kailangan marami-rami yung ibigay natin. Alright, buksan na natin to dahil medyo mahirap. Napakahirap ng ginagawa ko noon, nagbibideo ko at nanguhuli ako ng isda. So ayan Kong, kainin mo na. Kainin mo na. Huwag ka na tumingin sa akin. So ayun, sinakmal niya pero hindi niya nakain, no. Masyado mabilis yung beta natin. Napaka-action naman na nagaganap dito sa ating backyard, no. So ayun, hayaan na natin siyang kainin yan at pabayaan na natin yan at maubos tayo. Maubos yung oras natin kakanood niyan. So ayun na nga mga kaasang, no, ililipat na natin to. Scoop lang natin yan dahil hindi naman pumapalag yung mga beta na yan. Napakadali natin makukuha yan. So ayan, lilipat natin sila lahat dyan. Meron pa mga goods dyan, no. Hindi lahat yan kal, pero marami ng kal dyan. Pero yung iba dyan, okay pa, no? Kung makikita nyo, may mga kulay mapulapal dyan. Pwede natin i-groom pa yon at mabibenta pa natin yan. Yan, no? So, yun. Wala pa akong sunod na breeding nito, no? Dahil yung mga sinubukan ko yung breed ay hindi naman na-breed. So, wala tayong mga fry ngayon.
ng beta, no? So ganun talaga ang buhay. Minsan makakachamba ka, minsan hindi ka makakachamba. So ayun, kailangan enjoy lang tayo, no? Enjoy lang tayo sa pagbe-breed natin, dahil yun naman ang mahalaga dapat. At ayun lang mga kasang, no, naubos na natin. Lanan naman yung dalawang tank na yan. So kunin natin itong mahiwagang scoop at kunin natin itong dalawang to sa natin ilaw, no? Alright, para makita nyo itong dalawang to, magkaiba ng nanay yan pero isang tatay lang yan, kaya pinaghiwalay ko para makita ko kung ano yung anak nung imported at yung anak nung ating rancho, kasi yung imported natin is hybrid, so hindi ko pa rin sure talaga kung anong lalabas dyan. So kaya kung mapapansin nyo, meron tayo dyan nilagay na label para malaman ko kung kailan sila nag-hatch. At yan, mahalaga yan, no? Mahalaga yan pag nag-breed ka, kailangan may label ka kung kailan nag-hatch yan, para malaman mo yung age ng inyong mga alaga, kung kailan nangingitlog yan, para madali nyong maayos at mape-prepare kung kailan sila mangingitlog. So yeah, scoop-scoop lang natin at pag-iwalay natin, no, kung saan sila, isang batch doon sa tank, isang batch doon sa pinagkuhanan natin, para hindi magkahalo, dahil gusto ko nga makita kung anong pagkakaiba nila pag lumaki na sila. So ayun, napakarami na sinasabi ko, bibilisan na natin to. At ayun na nga mga kasong, nung nailipat na nga natin yung ating mga fry. Bali itong fry na to, ito yung hybrid, yung anak nung dalawang imported ko na binili. So ayun, medyo konti itong batch na to, pero marami pa rin yan, no? Dahil more than 10 pa rin yan, kaya marami pa rin yan. So medyo may natira pa dyan, kunin ko na lang mamaya, no? So ayan, yung label na yan, ililipat lang natin dito yan, kasi dinidikit lang naman yan dyan, ayan, no? Kung ayaw dumikit, lagyan nyo ng kanin. Dikit, no? So ayun, kukunin naman natin ito isang to. Yan, no, iniikot-ikot ko pa. Parang may tricks pang naganap doon, no? Scoop lang natin yung mga fry dyan. Ayan, no, kala nyo mga lamok, mga kitikite, pero hindi, fry yan ang goldfish. So yun, nalagay lang natin yan dyan. At iyan natin lumangoy dyan. At magdasal tayo na huwag silang mamatay, dahil minsan ay nagugulat sila sa pagpapalit ng tubig. Pero hindi naman siguro, dahil malalakas naman tong aking mga goldfish. Kita-kita naman sa langoy. So yan, ayan, no? Oh, isang scoop natin, mga 10 peraso. Siguro hundreds pa rin naman to. So napakarami pa rin, kaya dapat magpasalamat pa rin tayo, dahil nakakabuhay tayo. At blessing yan, no? Dahil nga binibenta ko sila pag lumaki na yung mga yan. So blessing sa akin, pare, para sa akin. Blessings yung mga nabibreed ko na isda. So yun, maraming salamat, Papa Jesus. At ayun, ayan na nga yung ating mga fry, no? Ito yung anak ng local rancho natin. So yun, wala na. Baka meron pa dyan, no? So mamaya, balikan ko yan mamaya para i-check kung may mga natira pang rancho fry. So yan, lalagay din natin yung label dyan, no? Syempre, hindi dapat magkapalit-palit ng label yan, dahil napaka-importante yan sa mga breeder. Ayan, o, ayan ang dumikit. Alright, yun. Ayan nga, papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nyan. Bali, ito yung, ano, ito yung local ko na rancho. Ayan, o. Galing niya kay Mitra's Backyard, no? Purong rancho yan, kaya ang ganda ng wen yan. Yung parang jelly sa mukha, ayun yung tatay, yung tahimik lang. So yun, yung isang yun, isang female yun, yun yung imported. So ito na nga yung mga nakuha natin, no? Ganyang karami yung ating mga nakuhang mga fry na nabuhay, na pinanganak nung March 15. So ilang araw na nakalipas, mga 10 days na. At ayan na sila, free swim na sila na ganyan. Kumakain na rin sila ng BBS. Alright, sana lumaki na sila dyan, mga ilang buwan kayo dyan. Alam, may space tayo, no? So yun, tapos na tayo doon sa maliliit. Dito naman tayo sa unang batch. At may sinasabi nga ako sa inyo dito kung bakit paghihiwalayin ko sa dalawa. Ngayon, ihiwalay ko yung malalaki, no? Dahil yung mga maliliit, eh, hindi makahabol sa pagkain, dahil malakas kumain yung mga mabibilis, yung mga fast growers natin. So huli natin yan, yung malalaki na yan. Ayan, no? Kita nyo isa yan, napakalaki niya yan. Nagmamadali lumaki, kala mo nag-cherry fur. So yan, dalawa yan. Kung bakit dalawa yan, eh, dahil yung ating mga na-breed, eh, may lumabas na kakaiba. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, kakaiba. Kung pansinin nyo yan, yun, no, yung fry natin na malaki na yan, meron siyang dorsal fin na hindi naman dapat meron sa mga rancho. So ayun, no, nagulat ako na may lumabas na ganon, na may dorsal fin. Tapos nag-research agad ako, dahil hindi ko talaga alam na may ganon pala talagang lumalabas. So ayun, no, ang tawag doon ay shark 2, dahil parang nagkakaroon sila ng fins ng shark na dati ay sinasabi ng mga hobbies natin na reject. Dati reject yan kung ano, no, ikakal na yan, dapat hindi na binibenta yan, no, pinapatay na yan. So dati reject yan, no, pero dumaan ang panahon at naging parang naging rare ang dating ng ating mga shark chew, dahil
ang dami naghahanap niyan. So ayun, ililipat natin, pag-iwalay natin yung Shakcho dyan, tsaka yung normal na Rancho. So ayan na nga, no? Ito medyo matrabaho to, kaya bibilisan ko na lang to para mapag-iwalay natin kung ilan yung makukuha ko malalaki. Alright, let's go. At so ayun na nga mga kasang, no, kung makikita nyo, napakarami pa rin yan, mga ilang daan pa rin yan. Dahil konti lang yung nakuha ko na yung talaga malalaki, yun yung inuna kong ihiwalay. At ayun, meron pa rin maliliit at meron pa rin medyo malalaki dyan. So tingnan natin kung makakauli pa tayo dyan mamaya. Pero ito yung mga una ko na select. Ito yung mga Rancho na solid Rancho na sa tingin ko eh magaganda. Ito yung mga first pick ko. Meron ako dyan 30 fry na first pick. Bali, hindi pa ako nagre-release niya, no? Titignan ko pa rin kasi hindi pa nagkakakulay dyan yan. So, yan. Nilagay ko lang din dyan para nasisinagan kasi ng araw to eh. Mga isang oras, dalawang oras na arawan yan. Kaya sana magkaroon na sila ng kulay at maibenta ko na sila dahil ayoko pa silang ibenta ng ganyang kalaki. Dahil nakakahiya naman doon sa mga bibili. So, dapat presentable at market size na yung ating mga ibibenta, no? So, kahit gustong-gusto na nilang bumili ng Rancho, eh hindi ko pa rin talaga sila nire-release. So, ang dami nakaabang dyan, no? Meron mga 30 pieces, may 10 pieces, may 2 pieces, may 5 pieces, diba? Alright, so yun. Abang-abang na lang dyan yung mga nagpa-reserve dyan. Alam ko naman yung mga pangalan nyo at nakikita ko naman talaga na may usapan tayo yung nagpa-reserve kayo. So, hintay-hintay lang, no? Mga isang linggo kasi nawalan tayo ng nawalan tayo ng 2BPEX kaya medyo bumagal yung ating paglaki. So, ayun. Dito naman sa kabilang tank, yung sinasabi ko nga sa inyong Rancho na parang shark. So Shakcho kung tawagin, ayan, oh, di ba, kakaiba. Rancho yung itsura niya pero meron siyang dorsal fin, pero yung dorsal fin niya ay napakaliit na parang shark. So deformities yan ng Rancho, pero ngayon eh hindi na siya kal, ano na siya, parang rare na Rancho ang Shakcho. So akala ko nga dati eh ire-reject ko itong mga to, pero napag-alaman ko na maraming habis ang gustong kumuha nito. Kaya i-hold ko lahat ng Shakcho ko at palalaki natin ng konti, no? Malaman natin, no? Palalaki ko konti at i-release ko rin yan paunti-unti. So ayun, kung may mga mangungulit talaga na gustong-gusto nilang kunin talaga itong Shakcho, pwede naman natin pag-usapan yan, no? Pero yan, palalakiin ko muna sila ng konti at titignan natin kung anong kalalabasan niya. So ayun nga guys, no, yan lang muna yung ating mga hiniwalay para mas mabilis silang lumaki at lumaki rin yung mga maliliit na fry na naiiwan. So ito yung ating mga breeder, no? Yan yung ating male na napakalaki, tapos ito yung dalawa nating female. Itong female na to na pure red, eh yan yung galing din sa aming BP line. Tapos ito yung kay Mita's Backyard, ang hilig din mga itlog niyan. So ito yung purong Rancho lang. So yun, itong imported natin ay hybrid, kaya may halo talaga yan, no? Kaya siguro may lumabas na Shakcho dahil hybrid yung ating mga breeders. Pero ito purong Rancho lang, para ang cute nito, ha? Kasi napakalaki na ng wen niya. Dahil nung dinala sa akin to ni Mitras Backyard, eh, hindi pa ganyan kalaki yung wen niyan. So lumalaki na ngayon, no? Siguro na gumaganda siya dahil dyan sa 75 gallons. So yun, maganda talaga mag-breed at mag-groom ng mga goldfish pag malaki yung lalagyan mo. Kagaya niyang meron nga silang 75 gallons dyan at tatlo lang sila. At kung makikita nyo, no, hindi dumi yan, nakikita nyo na lumulutang na yan dahil nilagyan ko sila ng 2BPEX. Pinapakain ko sila ng 2BPEX, ng pellets, at ayun, halo-halo. So ayun, no, hanggang dito na lang muna sa video na to. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at ngayon pala nakanood, eh ano pang inintay nyo, eh, click nyo na subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong fish videos. Dahil ayun, no, para nangunguna kayo dahil yung mga first comment, eh yan yung kadalasan na sinashoutout ko. So ayun, bago natin tapusin ang video na to, syempre nandito na ang yung mga shoutout. Shoutout po kay P.Jap Torres na may bagong cellphone, kay Angela at kay J.D. Bilardo. Shoutout din sa ating bagong newbie na si Paul Medina, kay Sean Gabriel Adrid at kay Jeffrey De Paz.
Shoutout din kay Miko Odonyo at kay Michael Signy ng Sorosoro Binyan Laguna at kay NJ Caron ng hindi ko alam kung anong flag yan.